Ano yung natutunan mo sa GPT kanina? Natutunan kong ano, gumawa ng stencil art. Natutunan ko po na pwede ko palang ipag-combine yung iba't ibang color para makagawa pa ng another one. Tama ba? Oh, tama. Ako natutunan ko maging matyaga, tapos after nun, kahit gano'n siya kahirap sa una, magpipaid lahat yung hard work mo kasi magiging maganda yung kinakalabasan. So, nag-enjoy ka naman ba sa activity kanina? Oo, kuya. Bakit? Kasi natutunan ako kung paano mag-painting at saka ano, exciting, nakaka-excite. So, nag-enjoy ka ba sa activity? Oo, dahil ano, nakaka-challenge. Nakaka-challenge. Oh yes, of course, nakaka-enjoy siya. Although mahirap, mahirap mag-guide, pero pag pinaid mo na, pag nakita mo yung kinalabasan, oh my God. So, nag-enjoy ka ba sa activity kanina? So, magagamit mo ba ito sa inarap? Maybe. Siguro, kung ano, sa pagpinta, gano'n. Sa pagpinta? Yes, definitely, magamit siya sa inaharap. Yung lalo na yung vinyl printing, kasi magamit siya for business, di ba? Pwedeng gamitin yung stencil na pang-print sa mga, ano, sa mga t-shirts. Oo, po, kasi para mas, pag nag-try ka ulit, may idea. Experience? Okay lang. Masaya. Kaso medyo magulo ng konti kasi yung mga student, maingay, ganun. Pero overall naman, masaya. New experience, syempre, kasi maraming tinuturuan, maraming natututunan din. Pero in general yun, nag-enjoy pa rin kami na nagtuturo, nagpapasi ng mga kids. Nag-organize din. Saka matututo ka din sa, ano, sa mga nangyayari. So, ano naman yung experience nyo sa pagturo sa mga estudyante? Cooperative naman sila, tsaka madali lang pala magturo ng mga bata sa inyo. Sa akin naman, since tinuro namin ng stencil, which is hindi ko naman dating alam. Since ako yung nagturo, nag-research din ako, so nalaman ko din kung ano yung mga stencil, kung saan siya ginagamit.